Ang buhay-pag-ibig ng aktres na si Jody Santa Maria ay napaka-controversial. Maaga siyang nag-asawa at naging separada. Inakusahan din siya noon na nang agaw daw siya ng asawa ng iba. Narito ang kwento ng buhay-pag-ibig ni Jody. The Philippine Showbiz List presents ang kontrobersyal na mga lalaki sa buhay ni Jody Santa Maria. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Jody and Baron Geisler. Nagkakilala sina Jody at Baron noon sa set ng teen-oriented show na Tabing Ilog. Ginampanan nila ang karakter nina George at Fonzie. Sa totoong buhay ay naging magkarelasyon din ang magka-love team. Inamin ni Baron noon na nagsimula siyang ma-develop kay Jody isang taon matapos na nagsimula sila sa Tabing Ilog at halos araw-araw niya itong nakakasama. Pero hindi nagtagal ang kanilang relasyon at nagkahiwalay sila. Ayon sa mga ulat ay na-depress si Baron noon nang maghiwalay sila ni Jody na naging dahilan din para masangkot siya sa madaming mga issues. Nagkahiwalay man sila ay nanatili naman silang magkaibigan. Noong 2009 ay tinanong si Jody tungkol sa mga kontrobersya na kinasangkutan ng dati niyang ka-love team at kasintahan. Ipinagtanggol ni Jody si Baron. Anya, siguro ang napapansin lang ng mga tao is yung ginagawa niya na naibabalita. Pero hindi talaga nakikita ng mga tao kung ano talaga siya. Mabait naman siya eh, sabi ni Jody tungkol sa dating kasintahan. Tinanong din si Jody kung noon bang magkarelasyon sila ay alcoholic na si Baron. Ang sagot niya, hindi ko alam kasi kapag nag-aaway naman kami noon, hindi naman kami nagkikita. Noong 2011 ay inamin ni Baron na ang breakup nila ni Jody ay nakakontribute noon sa kanyang alcohol problem. Sa kanyang interview noon sa ANC, sinabi ni Baron na yun ang kanyang pinaka-major na heartbreak. Anya, yes, she is one of the reasons why I became a bit crazy. Yeah, let's just put it this way. She is the one that got away. Not in the sense na serial killer ako. She's the one that got away. Nabalita din noong 2011 na hinaras daw ni Baron ang kanyang fellow actress na si Cherry Pie Picache sa serye na Noah kung saan kasama din si Jody. Tungkol dito, may sinabi siya tungkol sa pagkakaibigan nila ni Jody. Anya, I don't know after the Noah incident, I don't know if she's angry with me, but I spoke to her naman. I apologized to her naman after the incident kasi nagwala ako sa set. Last year, ay ikinasal na si Baron sa kanyang girlfriend na si Jamie Evangelista na isang psychologist. Ikinasal sila sa isang civil ceremony. Sa kanyang previous interview noon ay sinabi niyang, I'm very blessed to have her in my life kasi I'm not perfect. I'm God's work in progress but I am striving to be the best version of myself. Without God by my side and without her, I cannot make it. Pampi Lacson. Ikinasal sina Pampi at Jody noong March 2005 sa Nevada, USA at nagkaroon din sila ng civil wedding sa Parañaque City makalipas ang 2 buwan. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, si 30. Pero 5 taon matapos silang maging magkarelasyon ay nagkahiwalay silang dalawa. 2011 nang lumabas ang balita na hiwalay na ang mag-asawa. Na-chismis noon na nagkaroon ng ugnayan sina Jody at ang asawa ng aktres na si Iwamoto na si Miki Ablan. Inamin noon ni Iwa sa press na nag-cheat sa kanya ang kanyang asawa at ang tinutukoy niya dito ay ang naging relasyon nina Jody at ng ex-husband niya. Pero hindi raw matanggap ni Iwa noon nang inakusahan siya na siya ang sumira sa relasyon nila Jody at Pampi. Anya, one thing na hindi ko matatanggap, nasasabihin kabit ako kasi marriage ko ang sinira. Kaya ako nagsalita dati, nagulat lang ako na may nabasa lang akong isang item sa tabloid na di umano'y ako daw ang dahilan. Sinagot ko lang ang sinabi ko yung totoo na 3 years ago, my ex-husband and Jody had an affair, ayon sa kanyang interview noong 2012.
Klinaro din ni Iwa na hiwalay na sina Jody at Pampi nang makarelasyon niya ang ex-husband ni Jody. Pero noong mga panahon na yon ay parehong pinaprocess pa ang annulment nila ni Mickey at ganun din kina Jody at Pampi. Pero moving forward sa kasalukuyan ay magkaibigan na sina Jody at Iwa. May pareho silang anak sa kay Pampi. Ayon kay Jody, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan noong sinilang ni Iwa ang anak nila ni Pampi noong 2013. Nagpadala siya ng regalo at kinongratulate niya sina Iwa. Mula noon ay parehong naging ina sina Jody at Iwa sa kanilang mga anak kay Pampi. At kahit masakit man ang kanilang pinagdaanan, ay nagawa nila magpatawad at makabuo ng magandang relasyon sa isa't isa. Pero hindi naging madali para sa kanila na maayos ang lahat, lalo na sa kay Jody na dumaan sa matinding depresyon noon. Ilang taon daw matapos ang annulment niya kay Pampi ay nahirapan si Jody. Sa kanyang interview noon sa Cebu Daily News noong 2018 ay sinabi niyang, "My life was such a mess na hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Wala nang magmamahal sa akin kasi separada na ako, segunda mano. Before becoming a workaholic, I became an alcoholic. I drank day and night. I even drank during tapings. Ang gusto ko kasi, masolusyonan yung feeling ko. I wanted a solution to my feeling of pain and emptiness. When alcohol wasn't enough, I turned to drugs. I felt empty. I pretended to be okay when the truth is hindi naman talaga. I was in and out of bad relationships that left me all the more wounded and broken." Ayon kay Jody, ang pagpapakasal niya ng maaga ang isa sa mga rason bakit hindi nag-work out ang marriage niya kay Pampi. Ani Jody, "Instead of bringing out the best in each other, it brought out the worst in us. At that point, we could not protect 30 from the chaos in the home, so we decided to separate." Lost at broken daw siya noon habang ongoing ang annulment nila. Kasi kailangan niya balikan lahat ng detalye ng kanilang relationship. Dagdag pa niya, "My life was such a mess na hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. I needed attention. I needed acknowledgement. It even showed in the relationship I had with him. No matter how unhealthy and abusive, I stayed in the relationship because it felt okay. May nagmamahal sa akin at may nakakapansin." Naayos ang lahat noong 2014 nang pumayag siyang umattend sa church ng veteran actress na si Connie Reyes. Sa ngayon, ang masasabi niya tungkol sa kanyang relasyon sa kanyang ex-husband na si Pampi, "It's really possible. I would always say, hindi naman to kaila, na it has only become possible through the grace of God." Ang mahalaga ay ang mapalaki nila ng maayos ang kanilang anak na si 30. Ayon kay Jody, ay nilalagay niya una palagi ang kanyang anak. Anya, "We may not be together as partners, but we can co-parent our child in the best way we can, to be able to give him not only a bright future, but also to show him that despite the situation, kumbaga, magatuwang pa rin kami sa pagpapalaki sa kanya." Jolo Revilla. Kinumpirma ni na Jody at Jolo Revilla na magkarelasyon sila noong 2012. 4 taon matapos ang kumpirmasyon ay nagkahiwalay sila noong 2016. Hindi naman nila dinetalye bakit sila nagbreak noong 2016 pero nanatili silang magkaibigan. Nagsimulang lumabas ang mga chismis noon ng kanilang hiwalayan nang aksidenteng mabaril ni Jolo ang kanyang dibdib noong February 2015 matapos inaresto ang kanyang ama na si Senator Bong Revilla. Ayon sa mga ulat, 6 months earlier ay nagdesisyon ng maghiwalay sina Jody at Jolo. Pero makalipas ang ilang buwan noong 2017 ay nachismis na nagkabalikan na ang dalawa pero tahimik lang sila. Ayon pa kay Jody sa isang interview ay sinabi niyang, "Kung ano man ang mayroon ako, ini-enjoy ko lang din muna. Ayoko magpa-pressure sa kahit na ano." January 2018, nang inamin ni Jody na sila na ulit ni Jolo. Sa Tonight with Boy Abunda ay inamin niya na, "Naibigay ko na sa kanya ang puso ko." Sobrang kilig ni Jolo sa pag-amin na ito ni Jody na isinapubliko na ang kanilang relasyon. Sa kanyang Facebook post ay sinabi ni Jolo na, "Wagas ang kilig ko, love. Parang kakasagot mo pa lang sa akin. I love you now and forever." Pinost niya din sa kanyang Instagram na, "Love, hindi lang ako kinilig ng slight, kundi hanggang langit ang kilig. I love you now and forever." Pero, 6 na buwan ang nakalipas, ay kinumpirma nila na hiwalay na sila. Sa isang exclusive interview,
ay ayaw pag-usapan ni Jolo kung bakit hindi na siya kinakausap ni Jody. Ani Jolo, "All I can say is Jody brought out the best in me. She made me a more responsible person. Mahal ko yon." Pero hindi niya sinabi kung ano ang dahilan ng kanilang breakup. Ilang buwan ang nakalipas ay tinatanong pa din si Jolo tungkol sa kay Jody. At ang sagot niya ay, "Yes, I do still love her. Siguro, we just both need time." Kahit na naghiwalay sila ay nagpapasalamat pa din siya kay Jody sa mga aral na natutunan niya mula sa kay Jody, lalo na sa pagiging mabuting ama sa anak niya na si Gab. Si Gab ay ang anak niya kay Grace at na anak ng aktres na si Rosanna Roses. Ani Jolo, "Tinuruan niya ako eh. Di porket busy ka sa trabaho, aalisan mo na ng oras yung anak mo. Kailangan 100% pa rin yung ibibigay mo sa kanya." Hindi daw siya galit kay Jody. Dagdag pa ni Jolo, "Kahit wala na kami ngayon, wala akong masasabing masama sa kanya eh, dahil nagmahala naman kami talaga." April 2019 ay naiulat na engaged na si Jolo sa kanyang girlfriend na si Angelica Alita na binibining Pilipinas 2016 first runner-up. Tinanong ng pep.ph si Jody tungkol sa engagement na kanyang ex at sinabi niyang, "It's not for me to comment kasi you guys know naman that we're no longer together." Pangiting sagot ni Jody. At noong Disyembre ng 2019 ay kinasal na si Jolo at si Angelica sa Newport Beach, California. Raymart Santiago. Si Raymart ang kasalukuyan na karelasyon ni Jody. Binalita ang kanilang relasyon noong Miyerkules, September 29, nang pinost sa social media ng talent manager na si Noel Ferrer ang picture ng dalawa na magkayakap. Ayon kay Noel, ay nakausap niya si Raymart at ang komento nito tungkol sa kanilang relasyon ni Jody ay, "Hindi naman kami Kathniel o Lisken, kung ano man yung inilabas nyo, yun na yun. Masaya lang lahat." Hiwalay din sa asawa si Raymart at kasal siya noon sa aktres na si Claudine Barreto at may dalawa silang anak. Sa iyong palagay, si Raymart Santiago na kaya ang forever ni Jody Santa Maria? Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!